Hi, Nanay Asinya. Diyos ko, di ko kayo nakilala, Nanay Asinya. Nandito po kami. Magandang hapon po mga kababayan. First day po sa bahay ni Nanay Arsenia ngayon. Medyo na-delay tayo dahil yung ating kapitero, ang hirap puntaki, no? Kailangan puntahan, di makontak sa cellphone niya. Kaya medyo na-delay yung ating paggawa. Pero hindi bari kasi may inantay din po kasi tayo mga kababayan dahil ito ay gaya ng sinabi ko noong nakaraan mga kababayan, yung ating vice mayor dito sa bayan ng Villasis, Pangasinan, si Madam Cheryl Tan noong nagpaabot po sa atin ng 200 na hollow blocks and then 10 sacks of cement, no? Kaya maraming salamat po sa ating ganito ang puso, no? Na talagang nandiyan din po si Madam Cherry na nagbigay po sa atin ng materials. And then syempre sa ating mga sponsors, no, mga kababayan, na mabuo itong bahay ni Nanay Arsenia dahil po sa inyo, no, sa pagmamahal niyo po dito sa pamilya ni Nanay Arsenia. At saka ko na po banggitin doon sa pag-turnover natin dito sa bahay ni Nanay Arsenia. So mga kababayan, ito na first day, no, dahil yun nga, ulitin ko, nag-antay tayo doon ng ilang linggo dahil i-backho nga ito mga kababayan, pero hanggang ngayon nandito pa rin po mga kababayan dahil hindi mabakho-backho, hindi po natin alam, no, baka sila ay busy pa, no. Kaya sabi ko, backwards ay forward tayo, no? Forward tayo dito, tayo banda, wag na tayo doon. Kasi kung antay natin kung kailan ito magagawa, so hindi natin alam. Madidili lalo yung ating pagpagawa dito sa bahay ni Nanay Arsenia na kailangan na niya dahil siya ay nakikipisan muna, no? Habang tayo inaantay matapos ito. At ngayon, ito na ang bahay ni Nanay Arsenia. So ang gagawin ko po mga kababayan, mayroon na silang CR dito. Mayroon na silang CR. Hindi ko na sana palagyan ng CR. Kailang sa sitwasyon ni Nanay Arsenia mahirap, no, bulag. Kailangan meron siyang sariling CR. Kaya sabi ko, kailangan meron siya at hindi niya kailangan lumabas, no, magpakahirap pa kapakapadyan bago makarating diyan sa CR dito. Pag nandito na siya sa, pag meron na siya dito sa loob ng bahay, kundi mas madali sa kanya, hindi siya mahirapan. Sino? Ay, ihahabol ko na. Bibili na ako. Kaya pala, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ba't ngayon yung mga sinabi na kung kailan hapon na? Ay, Diyos ko. Tama, bitin hapon dito. Anak, pakibili naman ng ice nila, anak. At pakilagay doon ng ice, ha? Ito, oh. Kasi sobrang init. Ito na yung handa. Ito na yung handa ni Kuya Alex, madam. Sige, magpahabol ako. Mamaya ito ng na. Ano. Ito, merienda mo na kayo. Merienda mo na kayo. So tamang-tama birthday na isang carpintero namin. Madali kasi madali silang kausap mga kababayan, no. Hindi kamahalan at magaling gumawa, mabilis, madaling kausap. Kaya ay tamang-tama birthday ngayon, kaya pala nakapulas siya. Ilang taon ka na, Kuya? 32 ka lang? Hello po, ma'am. Order ako ng pancit, ma'am. May asawa? Sayang, mag-apply yung sana. Yung large po ba 'yon? Maghahanap ako ng ano? Yung ay 450. Sige po ma'am, pick up ko po mamaya mga 4:30. Wala po. Hi Nanay Arsenia. Hello ma'am. Dito pa. Yan. May dala-dala kayong pamalo, Nanay Arsenia. Baka paluin nyo ako, ha? Tungkot ko. Medyo mahaba-haba yung pamalo nyo. O, Nanay Arsenia, kumusta po kayo?
Mabuti po naman, ma'am. Natutuwa po ako dahil umpisa nyo na yung bahay namin. Oh, maganda ba yung bahay natin? Hindi ko nga makita, ma'am. Anong kulay ng bahay natin, Nanay Arsenia? Hindi ko po alam, ma'am. Ayan. So, syempre, mabilis itong matapos. No? Sunod araw, matapos na yan. O, ano sa pakiramdam ngayon, Nanay Arsenia? Natutuwa ako, ma'am, dahil mayroon na kaming bahay. Dahil magpapasko na, mayroon na kaming bahay. O, tamang-tama po, no, Nanay Arsenia, magpapasko at sama-sama kayong lahat. Opo. Sa maayos at magandang bahay. Opo, salamat po, ma'am. Diba? Salo-salo, kahit yung pagkain kahit ay simpleng handaan lang. Basta importante, may tirahan at magsalo-salo kayong buong pamilya, kasama ang mga apo nyo. Masaya. Opo, diba? And then, after nito, pag natapos yung bahay natin, magpa-check up tayo, second opinion, sa ibang hospital, ha? Opo, baka sakaling mayroon pa. No? Opo. So, huwag mawala ng pag-asa, Nanay Arsenia, ha? Tulad ngayon, kahit madilim ang feeling nyo, parang madilim ang mundo, dahil hindi na kayo nakakita ng liwanag, pero ganun pa man, gaganda at liliwanag pa rin ang Pasko nyo. Dahil mayroong bagong bahay. Oh, hindi pa rin kayo pinabayaan ng Diyos. Mabait pa rin ang Diyos sa inyo, Nanay Arsenia. Kunting kimbot na lang, ilang araw na lang, dito na po kayo titira. At pinagawaan ko kayo ng sarili yung CR. Salam. Para hindi na kayo mahirapan at hindi na kayo pupunta doon sa harapan, mga ilang hakbang pa bago kayo makarating ng CR, nagpagawa na ako dito mismo sa loob ng bahay mo para hindi na kayo mahirapan, no? Ma'am, salamat po. Diba? Bibigyan ko rin kayo ng ano, eroplano. Hindi pa ginagawa pa lang na Arsenia, ha? Opo, ma'am. Salamat po. Kaya yung bahay nyo may rooftop, doon yung paliparan. Hindi ko nakita kung anong pipindutin doon, ma'am, para lumipan. Tapos meron akong ipakilala sa inyo, Nanay Arsenia. Ilang taon gusto niya, Nanay Arsenia? Mayroon pa bang magkakagusto naman, ma'am? O, meron pa siyempre. Hindi hadlang kapansanan. No? Hindi hadlang ang kapansanan sa isang bulag na pag-ibig. O, diba? Pag meron gusto niyo pa, ma'am, Nanay Arsenia. Na 32 years old daw yun. Birthday ngayon. Bata, bata. Birthday ngayon. Naghahanap siya ng kasama sa buhay. Hindi maghanap na lang yung malakas ang mata niya, ma'am. Parang sa kanya. Malakas ang mata. Joke lang po, Nanay Arsenia. Pinapatawa ko lang po kayo. Siyempre maghahanap siya. Di yung malakas yung mata niya, ma'am, para makatulong sa kanya. Hindi kagaya sa akin na wala. Mayroon palang ganun, no, mga kababayan, yung pag yung, halimbawa, naasawa ko yung kumpleto, may paningin, and then biglang nawala ng paningin, tapos isasauli ka sa pamilya mo. Oh, mayroon palang ganyan, no. Oh, pag hinwala ka ng silbi, ibabalik ka sa sarili mong pamilya. Ibig sabihin, hindi totoong pagmamahal, no. Ay, nakakalungkot, nakakadurog ng puso. Na siyang mag... Guide. Mag-guide sa akin. Opo. Dahil siya naman nag-ano sa akin. Imbis na dubli yung pangangailangan at dubli yung ibibigay niya sa iyong pagmamahal dahil sa nawalan kayo ng mata, paningin, siya sana ang magiging silbing guide niyo. No, pero siya pa yung nawala sa iyo, Nanay Arsenia. Kaya tinatanggap. Kaya pag nakakita kay Nanay Arsenia uli, ay nako, irat-iratan niyo siya. Irat-iratan niyo siya. Huwag niyo siya pansinin. Ha? Nanay Arsenia, ha? Opo. Pag nakakita ko, ma'am, ibuhos ko na lang sa trabaho yung kwan. Tama. Ang natitirang buhay, natitirang oras. O total, nadaanan naman na ang may asawa, buhay may asawa. Kundi habang may lakas pang kunti natitira, ibuhos nyo na lang po sa mga anak apo, buhay at sa mga apo nyo po. Diba? Wala namang kunta yung ano, kung ibuhos ko sa kanya tapos pag hindi na ako makakilos, papayaan na naman ako. Tama po kayo, Nanay Arsenia. Gusto lang niya happy, happy together. So yun lang gusto niya. Kaya inibilibang na lang ako pag tinawag ako ng abiro ko sa bahay niya. Tama po yun. Mag-i-enjoy, maglilibang, hindi hadlang sa bilang isang may kapansanan ang pag-saya ng sarili nyo po, Nanay
RC niya. Malaya pa rin kayong umiti, tumawa, no? Huwag yung ganyan na nga sistema and then ilugmok mo pa sa problema, no? Isubsub mo pa yung sarili mo doon sa iniisip mo yung kung ano yung katayuan mo ngayon. Ilan lang may bago kang bahay, kaya magiging masaya ka lalo na na-RC niya. Opo. No. Ingat po, ma'am, sir.